pong Congressman Arjo Atayde. Sir, Direk, kayo muna. Gusto nyo? Ayan. Direk, paano? May question lang ako. Nasa akin na rin dadaan kasi question din ang iba. Eh, mas maganda. Kayo na sumagot. Dadaan lang sa akin. Ano at paano? Nasimulan ito. Itong INASAL Republic na ito. Actually, last day ng shooting namin. So, naging kumbaga parang culture na namin sa bahay pag ako mag-direct na sa last day we offer some chicken and asal sa shooting na our very own luto and matagal na family na siya na recipe. And then nung in-offer ko kay Kong that night for a dinner, so nagulat siya na parang saan ba galing to? So I said sa aking galing. So yun na yung nag-ano kaagad. So ito si Kong magkukwento. Ayun. Kong, same lang kay Direk. Masaset kami. Tapos sinabi niya, last day nga nag-serve. Normally sa taping, nagsaserve. Pag last day or pakain lang. Nag-serve siya, busot na ako. Tapos sinabi niya, hindi, niluto ko yan. So trinayin ko siya. And then I saw everyone's reaction. Kasi naka-long table tayo noon. Last day, long table. Everyone was reacting differently to the inasal. So obviously, kahit ako busog, kumain ako. And it turned out to be not good. So definitely, moving forward, the rest is history. So yes. And one more question, Kong, Direk. Ano ang pambato talaga ng INASAL Republic? Kasi ano yung kumbaga parang lodi ng Republika? Kasi lodi kong Arjo Atayde, eh ano naman pagdating dito sa ating INASAL Republic? Ano ang lodi natin dyan? Well, coming from the name of the resto itself, INASAL Republic, which is, it's a really, really beautiful name kasi it caters a whole lot of staple na inasal na luto, which is our very own original Bacolod chicken inasal. So we have lahat-lahat ng mga grill na manok talaga. So we have it from the legs, the thighs, the wings, and of course even the gizzards, the atay. Of course marami nagkagusto sa atay. And then the isol, which is the chicken puwet. So of course meron doon. So yun, what's nice about it, because we lahat kami may mga different na ingredients and recipe, and surprisingly nagustuhan ng lahat. And aside from that, of course, if you're dining, so like lunch or even late lunch or dinner or late dinner and midnight snack, we're serving soup. So we have our very best na original Bacolod Ilonggo Kansi, which it's our family ingredients din. So, natikman niya naman kanina. And then, we have the only only inasal flakes. So, only INASAL Republic yung inasal flakes. So, this is really something na exciting to eat because nandyan na sa inyo lahat. And it's a flavor na inasal pa rin. And of course, we have a whole lot of surprises pa ng mga recipe namin as we go along. Yes. Ako, nabanggit ni Direk yung about kung ano yung mga parte ng chicken na talaga masarap na inihain at meron pa kamansin. Ano pa ba? Bukod doon, ang Madami pa. Definitely, we have different types of desserts. Malupit, no? Na pinaling obviously from Bacolod as well. And obviously, sabi na ni Direk, we're the first inasal to serve the inasal flakes. Definitely, we're looking for ways to serve yung quality inasal. The months, we're in it for development, no? To give people really the best service, no? Authentic inasal in the city. And at the same time, no, with that being said, we are soon to announce as well the developments of INASAL Republic, because for this July, very soon, actually July 1, we will be announcing the opening of the satellite. And after 2 months or so,
we will open our restaurant strategically located in Quezon City as well. So sana maabangan nyo, because everything, obviously, delivery is good. We guarantee you the food is good even for delivery. But again, come join us in INASAL, because it's really different to have INASAL off the grill, fresh off the table. So thank you so much. Yeah. At the end, sabi mo ko, the food is good. Ano yung secret na, kasi ako ha, kung ako tatanungin, kahit naman kayo na experience ko na rin, na yung pagkakaluto ng ibang chicken, bawa, nagluto kayo ng chicken, iniingatan na huwag, kumbaga eh, yung loob na kailangan luto siya perfectly. Kaya ang ginagawa nila, niluluto, yung labas naman, ang napapabayaan, nagiging matigas. Totoo yan. Yung labas naman ang iniingatan na kailangan hindi matigas, sa sobrang pag-iingat nila, yung loob naman ang nagiging hilaw. Minsan, men, makikita natin ito. Paano natin nagiging perfect ang ating pagkakaluto ng liempo? Not only the chicken, pati liempo, ganun din, perfect. Anong secret nyo? Okay. Everything like, INASAL, it's really a craft. It's really a craft. So, it's not just like na parang kumuha ka lang ng grill, and then maghihaw ka. Of course, na-notice nyo naman kanina sa labas, lahat kayo. So, there's really a special skills for that. And of course, even a science in terms of creating your own system of grilling. So, we don't want na parang hit or miss lang kami with the grill. So, if you notice, there's a consistency in there, because lahat tayo will love eating a crispy chicken which is juicy in the inside but crispy sa labas na hindi siya sobrang sunog. So yun yung pinag-aaralan namin, and I think me, Arjo, and the rest of our good partners, yun ang gusto nila na process, kaya na push ko yung INASAL Republic na to. Okay. Yeah, because yung sa griller, obviously we started from January, planning out on the restaurant, and we're halfway through the year, or more than halfway through the year, and finally we're launching. Practically what Derek was saying in terms of, just to add on, no, what he's saying, the art in it is all our grillers are measured specifically for not just the size of the place, but practically the level of fire, charcoal, to the griller, and the rest. So this is really studied by the whole management team, which is headed by Sir Derek, for the recipe. And of course, to make sure that we don't serve you guys INASAL na sunog. Oho, ano ba? We just really want to give the juiciest and the most reasonable and tastiest INASAL. So, yeah. Yes, not only the yung chicken INASAL or the liempo, yung angat din, yung paglalagay mo ng kombinasyon ng sausawan. Yung oil and the vinegar, paano nyo ginawa ngayon? Napaka, ang sarap. Every chicken oil, every sausawan, and every mga tuyo patis are all commissary based, and that talaga homemade. So yan talaga, we could proud to say na everything is homemade. The suka, which is the sinama, it's really handed down to us, of course, ng mga grandparents pa, kung paano gumawa nun and how it's going to mix sa tamang timpla ng manok at saka baboy or anumang lulutuin, even seafoods, na hindi ma-overwhelm ang lasa ng pagkain sa lasa ng sausawan. So may meron talaga siya, kumbaga culture and yung balance na natutunan namin sa kanila, sa mga grandparents, na pass on sa family. So, and then, even the mga ingredients sa loob, may mga kumukuha pa kami ng supply from Bacolod mismo. Wow! Ganun kalayo at ganun talaga pinagkaabalahan. Yes. Maibigay lang ng talagang mag-i-enjoy kung sino man nakakain sa INASAL Republic. And one more thing, yung flakes. Yung flakes, yung shredded na chicken na yung inahalo sa kanin, paano halimbawa gusto pa ng tao na merong gano'ng kumbaga yung meron bang paraan para maka-order o ano bang gagawin? Anong plano doon? Masarap kasi yung flakes eh. Yung mga nasa bote, meron na ba niyan? No, for now, no, those bottles that we gave you,
right now. Sa mga hindi nakatingin, it's in the paper, but that's just a gift. Hindi pa siya part ng restaurant. Down the line, we're still studying. And... Katulad nga nanasabi ko, ladies and gentlemen, ang sarap, especially the flakes. Nag-enjoy ba kayo sa flakes? Pasundon sa inyo mamaya. Yes! Marami pa! May chicken ass! Yun ang masarap!